Sinalakay naman ang mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang opisina ng isang online lending application sa lungsod ng Makati. Sa pambihirang pagkakataon, nakipagsanipuwersa ang mga otoridad sa kontrobersyal na social media personality na si Rendon Labrador. Ayon kay Police Captain Michelle Sabino, inirereklamo kasi ang lending firm ng mga harassment gaya ng pagbabanta at pananakot. Tingnan natin kung may mga permit ba or gumagamit sila ng mga fake SEC registration and everything. So those are the factors na mga tinitingnan namin. Tapos yung mga shaming nila. So usually pag hindi nakakabayad, pinapost nila ng mga scammer to or na dinidimin mo agad yung character ng tao. So yun yung mga angulo na lagi natin tinitingnan. Nauwi naman sa gulo ang live stream ni Labrador sa operasyon dahil mga kasama nakita ang mukha ng mga hinuli. Samantala, dumepensa ang pulisya sa collaboration kay Labrador na layo lamang daw na magbigay ng public awareness. Nilinaw din nila na hindi parte ng investigasyon si Rendon. Sinabi naman ni Labrador na naiintindihan niya ang sentimiento ng mga inaresto at ng kanilang pamilya. Nag-approach ako sa kanila dahil gusto kong makatulong sa awareness kasi nga maraming pong nagsusubong sa akin, maraming pamilyang nahaharas, nabibiktima. So nalulungkot ako at maraming kababayan natin ang napapahamak. Sa ngayon po ay nagsasagawa na ng forensic analysis sa mga nakumpiskang gadgets at posibleng maharap ang mga taga-lending firm sa reklamong harassment.